PLHIV, or Human Immunodeficiency Virus. Isang uri ng mikrobyo na kapag pumasok sa katawan ng isang tao, ay sinisira nito ang natural na depensa ng katawan. At kapag hindi naagapan, maaaring mauwi sa AIDS at maging dahilan ng pagkamatay. Ayon sa datos ng Philippine HIV and AIDS Registry Epidemiology Bureau, mula taong 1984 hanggang 2020, meron ang naitalang 78,559 na kaso ng HIV dito sa Pilipinas. 4,011 dito ang namatay. Noong 2019, meron ng 35 cases diagnosis ng HIV araw-araw. Karaniwan dito ang mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki nang walang proteksyon. Tatlong taon na ang nagdaan pero sariwa pa sa mga isipan ang mga pangyayaring naganap sa buhay ng 28 taong gulang na si Jay, hindi niya tunay na pangalan, nakahiligan ng mga adult online site. Ayon sa kanya, taong 2017, naging positibo siya sa HIV. Yung buhay ko dati is parang go lang ng go kahit saan, inuman, puyat. Kasi dati, syempre paglasing, kung saan-saan na makakatulog. Hindi mo na alam kung paano ako mauwi dahil sa alak. Sexual active ako that time eh. Lalo na pagdating sa mga online. Yun talaga yung pinakamabilis na way that time. Tapos yung lugar ko kasi is city eh. Mas madaming na kakachat na hindi mo makakilala kasi hindi naman ako taga doon. The time never ako gumagamit ng protection eh. Kasi parang wala pa akong, hindi pa ako aware sa HIV that time na madaling makuha pala pagdating sa sex contact. Umabot ako sa time na nagda-down yung katawan. Kasi namamayat kumpara ngayon. Naging active ako noong October 23, 2017. The time na nalaman ko na nag-reactive ako, automatic nagpa-treat na agad ako. Kasi may mga opportunistic infection na ako eh. Dalawa yata? Kasi nagka-UTI na ako eh. Tapos, nagdami ko ng rashes that time. Kaya madaming gamot. Tapos halos hindi ko kaya yung gamot kasi marataas yung dosage ng gamot eh. Noong una, unang take ko ng gamot, 1 week. Pag umiinom ako ng gamot, nahihilo ako. Tapos after ng 1 week, okay na din siya. Tapos minsan naman may mga rashes ako gawa daw ng gamot yun. Normal naman daw yun, sabi ng doktor ko. Every time na may nararamdaman ako, nagtatawag naman ako sa doktor ko kung anong problema. Dumating sa punto ng buhay niya sa sinapit at halos pandirian ng mga kamag-anak at itakwil ng kaibigan. Tanging Panginoon lang ang kinapitan niya sa mga oras na pinanghihinaan siya. Sa kabila ng lahat, may mga tao pa rin na nandyan at hindi siya iniwan. Ang pagpapaintindi sa bawat isa ay nakakatulong upang maibsan ang takot sa HIV. Noong unang naisip ko, depressed agad, stress, tapos parang uminom na ako ng uminom noon eh. Para makalimutan ko baka sa confirmation, iba yung result. Then, hindi ko pa din sa inisip na magpa-positive yung pinaka-confirmatory. Pero sabi kasi ng counselor ko, 99%? Sure. Kaya yun, sabi ko, asikasuhin ko na lang kung anong tamang dapat gawin. Una kong sinabihan yung tita ko kasi doon ako nakatira that time eh. Nung una, nandiri sa akin agad, tapos wag daw ako makisabay kumain. Tapos pinaliwanag ko sa kanila na hindi naman nakakahawa sa mga paggamit lang ng utensil. Pinaliwanag ko sa kanila, naintindihan naman nila ako. Pero mas gusto nila na pauwi na ako na dito para daw alam ng magulang ko. Then after nagsabi, hindi ko muna sinabi sa mother ko kasi baka kung ano-ano isipin. Yung sa discrimination, meron sa kaibigan, sa mga friends, sa mga sa family naman wala. Kasi yung mga friend ko yung nag-ano sa akin. Pero nagtatanong din kasi ako sa mga counselor ko kung anong gagawin about doon. Kaya nababalikan ko sila. Kaya paliwanag ko na ganito, pwede ko kayong kasuhan about doon. Kaya
yung discrimination na bawasan na sa nabawasan na. Nawala halos ngayon wala na nga eh. Mm-mm. Parang never na ako nang discriminate ngayon. Meron ka bang ka-partner ngayon? May partner ako. Gano'n na kayo katagal? 2 years and 6 months. Alam niya din yung status ko. Alam niya din yung status ko at alam niya din yung status niya. Noong una, akala ko hindi ako tanggap. Mm-hmm. Tapos siya lang kasi yung nakaalam na iniinom kong gamot. Kasi may friend daw siya na may ganon. Same kami ng gamot. Pero never ko pa inamin sa kanya that time. Bago ko inamin, alam na niya. Kaya siya yung lagi nagpapaalala sa akin na kumain ng gusto, huwag magpuyat. Siya yung nag-a-advise lagi. Kaya kahit pa paano hanggang ngayon, lumalaban ako. Tapos pagdating na sa sexual contact, always na kaming gumagamit ng condom. Wala kami masyadong struggle na nangyari eh. Kasi yung partner ko, positive lang siya lagi. Never siya nag-advise sa akin ng mga negative, lahat positive lang. Kaya pagdating sa struggle, parang hindi ako nag-struggle sa kanya about doon, sa gender, sa status ko. Kasi pag alam ng partner mo yung status mo, maiingatan yung isa't isa. At pag mahal mo yung partner mo, iingatan mo siya at iingatan ka niya. Nung panahon na yun, lagi kong pinagugutan is, lagi ako sa simbahan that time eh. Prayer, tapos sa pamilya, mas iniingatan nila ako ngayon. Kumbaga, sa mga trabaho, hindi nila ako pinapatrabaho ng mabibigat. Kasi alam nila yung status ko. Kumbaga, naiingatan nila ako. Sa in short na ano, naiingatan nila ako, tapos pagdating sa mga bawal na pagkain, nakaka-adjust ako kasi nga pag bawal sa akin, hindi na sila nagbibigay o kaya nagluluto ng ganyang bawal. Kaya malaking impact din na alam ng pamilya mo yung status mo. Yung mga auntie ko yung mga pinagsabihan ko, sila yung nag-encourage sa akin na tuloy ko lang daw. Naniniwala man ako sa kanila. Parang isang buwan bago ako naka-move on. Tapos pa na encouragement lang lagi, yung gusto kong marinig. Ayoko muna ng negative, mga comments, ayoko muna makarinig ng ganun. Kasi pag nakakarinig ako ng negative comments, parang lalo ako nadadown. Kaya si counselor ko, yung every time na kailangan ko ng kausap, siya yung tinatanong ko. Siya din nag-encourage sa akin na tuloy-tuloy lang yan. Kaya madali ako nakasurvive kahit pa paan. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng HIV, pilit na namumuhay ng normal si Jay at nananatiling positibo sa kanyang buhay. At ngayon, siya ay nagtatrabaho bilang freelance makeup artist at event coordinator. Yung treatment ko, talagang iniinom ko siya ng... Kasi dati may proper time ako na dapat 9 o'clock, iinumin mo. Pero ngayon kasi wala na akong sa time eh. Basta mainom mo siya bago mag 12 o'clock, okay siya. Proper na ano, pag-iinom ng gamot, yun lang naman talaga yung ano doon eh. Yung pinakamagandang gawin. 6 months kasi nagbabawas na ako ng gamot eh. Nagbabago na yung mga medical ko. Ibig sabihin daw, nababawasan na yung mga opportunistic infections sa katawan ko. Simula nag-treatment ako, sabi ko, goal ko talaga na maging undetectable. Advice kasi ng doctor ko, sabi, mas okay na may HIV kaysa sa cancer. Kasi sa HIV is like lang daw ng diabetes at saka high blood. Kaya yun, na-encourage ko sila sa mga kwento ko na gano'n. Ginagawa kong sample yung sarili ko. Natingnan niyo ako ngayon, okay na yung katawan ko. Dahil sa treatment, ituloy-tuloy lang natin para kahit na-suppress tayo sa HIV. Pagdating naman sa sexual, hindi nila mapigilan. Use condom na lang para safe tayo. Yun lang naman yung pinaka-the best na para maingatan. Mas maganda na alam mo yung status mo. Kasi baka bandang huli, pagsisihan mo na hindi ka nagpa-test. Kasi kumbaga pag na-late ka nagpa-test, baka madami ng sakit na makukuha mo. Hindi mo malalaman yung status mo, walang mangyayari sa'yo. Kumbaga, kailangan natin maging fighter. Tapos ngayon, syempre mas ingat sa sarili mo.
kailangan mo na umuwi kung saan ka uwi, hindi na pwede kung saan matulog. Mas ingat sa katawan. Mas nagbago yung lifestyle ko. Mas naging maingat ako sa katawan ko. Bawal na magpuyat, bawal uminom ng gusto, bawal magpapagod. Maraming nagbago simula nung ako. Tapos mas naging positibo ako sa buhay ko. Kasi may iniingatan na ako sa sarili ko. Naging matured ako mag-isip eh. Yung maturity ko, kumbaga si HIV yung naging way. Para maging positive thinker ako, maging matured sa buhay. Especially sa buhay kasi sa mga pamangkin ko pa lang, kailangan nila ng tito. Kumbaga, yun na yung ginagawang way. Tapos yung impact sa akin, nakikita ako na improvement sa katawan ko, yung pagbabago. Ibig sabihin na hindi nakakamatay sa HIV as long na iniingatan mo yung sarili mo. Isang malaking hamon sa lahat, lalong-lalo na sa mga HIV advocate, ang mapigilan ang pagdami at pagkalat ng HIV sa komunidad, lalong-lalo na pabata ng pabata ang nagkakaroon nito. Kinakailangan lang ng sapat na pagbibigay ng tamang impormasyon at masugid na pag-aalaga sa mga taong may HIV. Hindi natin 'to magagawa kung hindi tayo magtutulong-tulungan at magkaroon ng isang hangarin upang supuin ang HIV sa ating bansa.